and I promise you I will keep you entertained. So today's video is about Q&A. So nag-post ako sa Facebook kanina kung ano yung mga gusto nang itanong, anything. So I have 10 questions here na sasagutin ko ng sincere and clear kung bakit. So yeah. First question, bakit nagustuhan mo ang pagsayaw ng K-pop by Nick Lady Guzman? So, nagustuhan ko lang naman yung pagsayaw ng K-pop kasi well, I enjoy the beat. Then, ako as a dancer, hindi naman ako pili ng any genre. K-pop man yan, hip-hop yan, sasayawin ko yan. Ballroom man yan, sasayawin ko yan. Kasi, ang isang dancer, kahit anong type ng sayaw, kaya. Oh, sabihin natin yung iba, hindi kaya, pero kung naniniwala ka sa sarili mo, kaya mo yun. So, second question, bakit ang cute mo po by Lorraine Manalang. I don't know if I pronounce it correctly, but yeah, I did my best to pronounce your name correctly. But ang cute ko, I'm not actually cute, to be honest. I'm not cute. Hindi ako cute. Actually, I believe in myself na ako ay isang basura. Then, yeah. I'm not cute. Sa picture lang akong cute, guys. Sa picture lang. So, bakit mahilig kang sumayaw by Kate Baragat? Mahilig ako sumayaw kasi since, 4 years old ata. Yun. Yung sayaw na gewang-gewang, giling-giling, ganun, yung mga ganun-ganun. Yun. Tapos yun, nahasa ko na yung pag-sayaw ko. Kada grow ko is nahasa ko na yung dancing skills ko. Kaya yun. 5 reason why you stand Yuna. Bye! I forgot who the one. Kasi ilalagay ko na lang kung sino yung tanong. I forgot kasi to write here. So, limang, oh my god, Yuna. First, sexy. Second, powerful. Kasi she can wear bra in front of 1,000 people. A great performer. I like the way she rap and badass. She is really lit, guys. Kaya yun, nag-stan ko talaga si Yuna since no bubble pop. Kasi ang cute niya pa, miss. She's super cute and yung sayaw niya is napaka clear, kaya parang makaka-attract siya, ganun. So, Jana Katarin. Who's your best girl K-idol rapper? Why? Shout out na din. So, shout out kay Jana Katarin. So, ang best rapper sa akin kasi is tatlo sila. Actually, I don't know if tatlo. Tatlo ba? Ah, best ba? Pinaka-best? So, di kasi ako makapili ng best because they are all super great in rapping. Lalo na si Suyeon of T-Idol because nagka-cosplay ako sa kanya. So, super legit yung kanyang pag-rap. Napaka-clear. Yeah. Then, si Jimin and AOA, I'm super idolizing him. Kasi sobrang ang galing-galing niya mag-rap. And of course, si Jessie kasi wala siyang group, pero I idolize her too. Pero siguro pinaka-idolize ko sa rapper is si Jimin ng AOA. Because napaka bilis niya magsalita,
Tapos yung pagka-wrap niya is clear na parang hindi siya yung parang nananananan ganun lang na parang naintindihan mo pa rin yung mga sinasabi niya. So, do you drink coffee? What's your favorite flavor or type? Yes, I drink coffee. Type, siguro coffee ko Blanca. Coffee ko cappuccino. Yeah, yun yung dalawang yun. At saka LA. Greatest White yun. All types of coffee iniinom ko, basta hindi lang dark. Hindi lang matapang. By Julian Mika yung question na yun. So next, sa kanya ulit, kay Julian Mika ulit. Why and when? Why did you decide to join K-pop events? Nag-decide lang ako mag-join ng K-pop events kasi gusto kong ipakita sa mga tao kung ano yung kaya ko. Hindi siya based on my beauty or visuality. Based siya sa talento na gusto ko ipakita sa kanila na ako, hindi lang ako shy type, ganun. Gusto ko ipakita ko din yung kung gaano ako ka-powerful, ganun. Pero, some people are judging me because of my dancing skills. Pero, I don't care. Kasi, nag-decide lang naman ako mag-join ng K-pop events to, not to be known, but to be discovered that marami pa palang mga tao na kala mo tahimik, pero they can prove to you that they are not just like that. When did you decide? When did I decide? 2018? I'm going to, So, magto 2 years na ako. Ay, hindi. Join. Nag-join kasi ako talaga una is SMY. March 27. Yun. March. Ay, March mo. Yeah, March. Which is powerful? Siya ulit to ha, kay Jillian Mika. O din yung question na to. Which is powerful? Popularity, talent, or looks? Kung tatanong yun sa akin, na pinaka-powerful is talent. Kasi, how will you bring your looks and your popularity if you don't have talent? Pinatin, famous ka. Pero asa yung talento mo? Tandaan, ano ko na tong question na to dati. I want this to be clear to all the people. Na, last month, I don't know. Stigma 7. Yeah. Nagka-issue sila about visuality. So, ako, dapat hindi ako nangingilang, pero this is my side or this is my opinion about to sa issue na yon. Guys, ang pagsasaya or pagsisiji, hindi kailangan na visual ka talaga. Kasi kailangan gayon-gaya mo yung port mo. Hindi. Pwede mo siyang gayahin. Outfit, go. Pero yung talent, go. Pero yung sabihin mong pati looks, Pati looks binabase nyo na. So, oy, kayo pangot-pangot na mo. Oy, si Yuna, ayan, payat naman, ganun. So, parang ang pangat kasi ngayon na ganun yung tingin ng mga ibang tao sa mga ibang nagsisigi ng hindi visual. Kasi, for me, mas kailangan pa rin unahin ang talent kasi sa visuality. Anayin mo nga yung talent. Ay, anayin mo naman yung visuality kung wala ka naman talent, diba? Kung wala ka may ipapakita sa kanila. So, yeah. That's my opinion. How are you? So, kanya ulit to. So, tinatanong niya ako ng questions. Naantok ako, guys.
How are you today? Are you happy? I'm today, so I'm not actually happy. Lalo na, I have this problem that personal problem na hirap lutasan. Super guys. So, ako masaya naman ako kasi may tao pa din naman na nagki-care sa akin. Pero, besides happiness, behind my happiness, may sadness pa din kasi lalo na doon sa nangyari. Nung linggo, na hindi ko inaasahan na mangyayari, but I'm gonna let it go. Wala na tayong magagawa, nagawa na eh. So, hindi na natin mababago yun. Kanina ba ako naghihikab, guys? Bakit naisipan mo mag-vlog by Aika Agregado? Agregado. So, isipan ko mag-vlog to just have some fun. Para lang ma-entertain kayo, guys. Kasi ako yung tao, mas gusto ko in-entertain yung tao. Kaysa na ako in-entertain kasi give and take lang naman ako, give and take. Gusto ko lang, kaya ako naisip kong mag-vlog to para, hindi para ma-ano, basta, for fun. Yun, para sa kasayahan lang. Kasi, you know, nakaka-bored din naman ang buhay kung hindi ka mag-vlog. Hindi ka mag-share sa ibang tao. Kaya, yun, nag-vlog ako. So, this is the end of my video. And I hope you like it. And I hope you like, subscribe, and click my notification bell to be notified whenever I post a video. And next time, I'm gonna see you again. Let's glow it up. Ano sa'yo? This is Tanya Kim, and I'm signing off.